Alright, thank you kayo Mark. Thank you Kong Migs. Halimbawa, kung may kasunduan, kontrata between Congressman Migs and Attorney Mark, ano bang mga dapat gawin kapag nalabag ang kontrata na yon? Unahin ko si Kong Migs. Kong. Mm. Ako talaga ang violator. Halimbawa lang. Halimbawa lang. Tinanong ko yung background ko, sorry. Para naman medyo pareho tayo ng background. Yeah. sorry. Medyo ano tayo, nahirapan tayo ngayon pag mga tita ka na eh, pag mga tech talaga. Ano yung question mo? Pag nalabag yung kontrata. O ano po ang dapat gawin kong Migs? Ako yung violator. Okay. Halimbawa. Ito na yung ano, lagi natin naririnig, 'di ba, na pag ano, nilabag mo yung kontrata, 'di ba? Kakasuhan mo, magagalit ka, kakasuhan mo na, meron ka pang damages. That's the general rule, syempre, pag nilabag yung mga kontrata, ano, meron nang tinatawag na breach of contract. Pero meron mga konsepto nitong substantial breach or hindi naman ganun ka bigat na breach. And usually, no, sa mga panahon ngayon, yung mga contracts naman, magkakaroon niya ng clause, nakasulat doon kung yung mga mahabang kontrata, nakasulat doon kung anong gagawin kapag hindi nasundan. Ito naman, pag mga wala, yung mga usual kasunduan, ito na yung nakikita mo na nagre-reklamo-reklamo. Kuya Mark, alam ko, very expert dito. Tama ba, Kuya Mark? Hindi naman. Basta, sabi lang ang batas, very clear ang batas. Sabi doon ha, in the performance of an obligation, pag, for example, if you perform an obligation but you committed fraud, negligence, or delay, you can be liable for damages. And yung aggrieved party can file for a specific performance. For example, may kontrata kayo. Kailangan si Attorney Migs kakanta sa isang concert. Yan. Assuming hindi siya sumipot sa concert na yan. Indian pana. Lang Indian siya sa concert na yan. Pwede siyang idemanda ng producer. Yun. Pwede ka doon. Example. Kasi, sabi ng batas ha, those who in the performance of an obligation is guilty of fraud, negligence, or delay. For example, na-late siya sa concert na yan. Sample lang. Pwede siyang i-compel sa producer to file a specific performance. But may exception dyan sa batas, MJ. Kasi may nabasa tayo na rule about marriage. This is in relation to marriage. Yung breach of promise to marry is not an actionable wrong. Ano ba ibig sabihin ng breach of promise to marry is not an actionable wrong? For example, nagkasundo kayong dalawa na magpakasal. May runaway bride. Runaway bride. Ibig sabihin, hindi sumipot yung babae sa kasal. Paano kung si lalaki, pinatay na yung kalabaw kasi may party. Nagbili na ng Amerikana, mga damit ng mga tao, yung mga bisita galing Amerika, pinapunta pa dito lahat, naka-hotel pa, tapos kinatay pa 10 pirasong baboy, 10 pirasong baka. Naku po! Hindi sumipot si babae. Indian pana. For example, can the guy file a case for a specific performance compelling the girl na pagkasalan siya? Hindi. Sabi ng batas, ha? Breach of promise to marry is not an actionable wrong. But yung lalaki pwedeng mag-file ng damages para iparefund yung baka na namatay, kinatay, yung kalabaw, yung pag-reserve ng hotel, yung pagbayad ng mga Amerikana, mga barong, mga pamasahe ng mga bisita, pwede yun. But you cannot compel a girl or a guy to marry you. In fact, sabi pa ng batas, ha, this is in relation to family code. Mm. You about compelling your wife or your girlfriend to love you again. For example, hindi ka na mahal ng asawa mo, hindi ka na mahal ng girlfriend mo, can you file a case against your girlfriend to compel her to love you again? Hindi! Sabi ng batas, ang in relation to specific performance, yung mga performance lang na within the jurisdiction ng ating batas. Kasama ba sa jurisdiction ng ating batas ang pag-ibig? Hindi! You cannot compel a person to love you. You cannot compel a person to marry you. Nakalagay po sa batas yan. Yung specific performance na sinasabi ng batas, yung mga activities lang na within the jurisdiction ng ating batas. Alright, thank you Attorney Mark. Example lang naman yun, di ba, Kuya Mark? Example lang yun. Hindi totoo yan. Parang may pinaghuhugutan. Hindi, batas lang nabasa ko sa batas. Example lang, hindi totoo yan.